Manalangin tayo. Ama namin, Mabot Mahal, hindi mo kami pinagsasamaan at sabuhin sa iyong banal na ligin. Ipagalaw mo pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsinulog po ang lahat para po sa ating panalangin sa mahal ng Birhen ng Kaisasay. O Birhen ng Kaisasay, tanguhan sa aming mga pangangailangan. Tanggulan at tagapagsanggala laban sa mga kaaway. Ibigay ka sa amin ng iyong anak upang maging ina namin. At inari mo naman kami ng iyong mga anak upang ingatan at pangalagaan. Ipanalangin mo po kami na magkaroon ng pangunawa upang matalos ang kalooban ng Diyos. Gayun din ang pananampalataya upang magpahinubot at magpaubaya sa iyong anak bilang mabubuti at masunurin yung mga anak mo at mga kapatid ni Jesus. Sa mga sandali ng aming kahinaan at kakulangan, tulungan mo po kami sa aming pangailangan at dinggin mo po ang aming kahilingan. Ang lahat ng ito ay inaabot at pinagkakatiwala po namin sa iyo sapagkat napapatid po namin na ikaw ang aming mag-isang tagapamagitan sa iyong anak at Panginoon namin si Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, nagpupunan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ang mga ng iyong anak, Aba, Ginoong Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala ang mga ng iyong anak, Diyos, pangalanan mo kami makasalanan kung kami mamamatay amin. Aba, Ginoong Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ang mga iyong anak, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon kung kami mamatay. Amen. Magsitayo po. Ang pangalangin ng bendisyon kayo po ay upos at lit at ipapaliwanan ko lang sa inyo ang may kaming kasaysayan ng may sasayan. Noong unang panahon, 1600s, tumatating na dito ang mga masakita na kasakay sa isang ng Ukraine. Yung napakalaking pabor at sila na nakalaman na dito sa Batangas West, galing Mexico o galing Spain. Dito sila tumatakas sa West Philippine Sea. At ang laging trip na yan, nakakatigong ng Pacific River. Kasi nung nung panahon, malalim yung ilo na yan. Yung Pacific River, yung nataanan nila dito sa may diversion ng ilo, yung Pacific River. At merong paniniwala yung mga nakasakay sa malaking bangka na yan kapag bumagyo ay naghahagis sila ng imahin ng mga mamamayari sa dagat para tumama ang tubig. Kaya naghahagis sila ng image ni mga mamamayari tumama ang tubig. Sa lakas ng kapit, nakarating yung image hanggang dito sa may Pacific River. Kaya isang araw, makita ba yung mural na yan sa kaluman nyo? Si Juan Malincal ay nag-isla dyan sa Pacific River. Taga dito yun, si Juan Malincal. Imbis na isla ang huli niyan, ang nakita na yung image. Hindi niya alam yung image niya dahil siya ay isang Indio. Hindi niya kilala. Kaya ang ginawa niya, ipinakupayan yung pangalan Maria ng Espiritu at naminala at iba ng Espiritu na ito'y mamamayari. Dahil ang Kristyanismo ng panahon na yun ay humalag na dito sa dalawin ng
Batangas. Kaya from then on, nagpagawas si Maria Espiritu ng una ni Mama Mary at dumilagay sa loob, tapos nagkagasal siya ng ganyan ng grocery. At habang nananangin siya ng grocery, nawawala at nakikita muli ang image. Hindi na kayo may talawalan kung bakit nagkagawin ko. Kaya ginawa niya doon na siya sa parish space ng Taal. Hindi yung present Taal, yung parish ng Taal na nasa San Nicolas noong ng panahon. San Nicolas Batangas. Kaya doon na siya doon at sinabi niya yung pangyayari. Ang sabi ng parish space ng Taal ay umuho ng mga larito para mabantayan ang imahen. Yun ang ginawa ni Maria Espiritu, pero nawawala pa rin si Mama Mary at nakakita. Hanggang sa isang araw na kanilang hinahanap yung imahen, umala sa buong lubang, yung mga balitang yan. Hanggang sa isang araw, nakita niya itong picture na ito. May dalawang balita na pumunta sa isang parang para tumuhan ng araw, ang gatong na nauhaw itong mga bata nito habang naghahanap sila ng mga bagong makahoy. Pumunta sila sa balon, doon sila tumuhan ng tubig. Sumama sila ng tubig kasi umamahaw yung dalawang balita. Ito naman yung imahindi, hindi sila santa, hindi sila santo. Sila yung mga dalawang dalagita na nakakita ng mga mene. At habang sumasama sila ng tubig, yung balong pa yung tubig ay sumalamin doon yung image na yung mga mene. At pagtingnan ng kanya, nakikita niya yung imahindi. At buong paligid ay nato ng mga ipon. Ang mga ipon na yan, ang pangalan ng Kasay-Kasay. Hindi ngayon ma-pronounce ng mga Kastila ang Kasay-Kasay. Ang kanilang gawing ligtas ay Kaisasay. So, ika-English, ang tipo na yan ay Kingfisher. Bakit siya tinawag na Our Lady of Kaisasay? Dahil yung mga tipo na yan, habang naroon si Mama Mary, yung image, sila yung mga nababantay. Meron pa tayo nakikita dito ngayon, mamilang nila, nandiyan palagi sa kote yung mga ibon na yan. Matangos yung ibon, pag natuka, masakit, masakit makagat, makakagat ang kasay-kasay. Kaya tinawag siyang Our Lady of Kaisasay, kayo Kaisasay, dahil para give recognition and honor sa mga ibon na nagtatag sa kanya. Kaya hindi siya tinawag ng Our Lady of Tabak, dahil ko pa kayo labak. Yun ang tawag sa kanya. Pero yung imahin ay Immaculate Conception. Kaya tuwing December 8, we celebrate ang piyesa ng Our Lady of Kaisasay. Makataka kayo, bakit maitin siya? Samantalang ang Immaculate Conception ng hindi maganda. Iba naman sa inyo sa picture naman. Mapapansin niyo, that 19, dahil yung 1603, nung nakita siya sa Pansipid River, kumikulang na na siya sa tigo ng 5 hanggang 10 pangba. Kaya nabuhoy siya sa tubig ala. Kaya naiba yung kanyang kahoy. Umitin. Dahil na yung umang niya. Kaya umitin siya. Pero totoo, maganda siya. Maganda siya kahit Immaculate Conception siya. Diba? Yan ang alam namin. Kaya simula ko ang sabi ng Parish Priest ng Taal. Dahil yung bakit tarong sa munisipyo ng San Nicolas ng Taal noon ng panahon, ang parokya ng Taal, pumutok yung bulkan at tapunan ng simbahan. Kaya nagpanawa ng bago. Ito bago. 1754, yung simbahan ng Taal. Yung ngayon, yung Basilica ng San Martin of Tours. Ito, sabi ng Parish Priest ng Taal, ipagawa. Natapos ito 1614. Kaya mas matanda na simbahan ito kaysa yung simbahan na naroon sa taas. Mas matanda ang simbahan. Kaya kung ano yung nakikita natin ngayon ay more or less ito lang naroon ng panahon. At tinanong ko ito binimintay dahil ito po ay napaka-antik na simbahan na. Kaya at itong inaalagaan ng simbahan mo. Mapapansin nyo, ang simbahan ito ay walang mga ibang imahin kundi Mama Mary at nasa kero lang. Dahil ang simbahan ito ay para kay Mama Mary lang.
pinagawa ang simbahan nito noong 1640 para lamang kay Mama Mary ng Kalisasan. Kaya hindi ko ito pakapyan. Ito'y shrine ng Our Lady of Kalisasan. At kinilala ng Roma ang simbahan ito dahil sa kanyang napakagandang kasaysayan noong 1954, kinilala niya ng Roma, she was crowned as the Queen of the Archdiocese of Lipa. 1954, ni Pope Pius XII, nagpadala ng cardinal representative si Pope Pius XII at siya pinanghal bilang reyna ng Archdiocese of Lipa at sinuwayo sa Basilica ng Laan noong panahon na yun. At ang dalawang pagkilala ng Roma ay ang pagpapalok dito ng Perpetual Plenary Indulgence. At ang dalawang dito ay ang Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Tatlo lang sa buong Pilipinas ang pinagkalooban ng Perpetual Plenary Indulgence ng simbahan ng Basilica ng Santa Maria Maggiore. Ang una, Manawag. Ang ikalawa, ito. At yung ikatlo yung simbahan niya sa Turupa. Binigyan na yan ng Perpetual Plenary Indulgence. Alam mo yan, Father. Kaya, rato lang yan sa buong Pilipinas ang may Perpetual Plenary Indulgence. Ito po ay malalang may binibigay ng Basilica ng Santa Maria Maggiore. Ano yung Plenary Indulgence? Indulgence. Medical. Ibig sabihin nito, ito yung pinapawin ito lahat ng mga pag-usa sa mga kasalanan hindi na pinagtawag sa Diyos sa kumbisahan. Kaya pag kayo nag-confess na kumbisan kayo, di ba pagkatapos sasabihin ng mother o pinagpag-usa dada sa libero, di ba lagi na ganun ang mga pari? Ang plenary indulgence, pagka ikaw ay lumutas simbahan ko, may plenary indulgence, tinaanggal nito lahat ng parusa sa mga kasalanan na hindi na nagtawag sa Diyos sa kumbisanan. Sa tatlong simbahan ito, nagbinigyan ng Roma lamang mo matatanggal ito. Tuwing kailangan, nagbinigyan ng plenary indulgence, tuwing August 5. Bakit August 5, Father? Dahil sa Roma, sa Basilica ng Maggiore, piyesta na sa August 5. Kaya piyesta rin dito. Yes, ano sa tatlong simbahan na nabalik ko. At kapag sumimba ka sa August 5, bibigyan ka ng plenary indulgence. Yun ang kapalit na pagsimba mo. Kailan pa? Lahat ng mga solemnities, lahat ng mga piyesta ni Mama Mary, pag sumimba ka sa dito at sa tatlong simbahan na nabalik, may plenary indulgence. Lahat, birthday, kapiyestahan ng lalo na ng Immaculate Conception, Assumption, lahat ng ito, basta lahat ng Feast ng Mama Mary ay may plenary indulgence. Pag pumunta ka sa mga namanggit yung simbahan. At ang isa pa, pag pumunta ka dito isang beses sa isang taon, mag-isang alam. Gagawin mo yung mga sagir. Kaya kapag mo ng birthday mo, pumunta ka dito, wala kang kasama. Kung may kasama kang driver, hindi nasa labas lang siya. Kaya ano siyang lumasok after ilang mga oras. Dahil yun ang nakabalik sa dekreto. Magsama ko yung dalito. Bibigyan ka ng plenary indulgence. Gagawin mo yung once again. At katulad na yun, kung takabi ko ay isa ng devotion bilang manantatay, ibibigay sa inyo ang plenary indulgence. Dada sa din lang ninyo, manantin ang sumasagpatataya, ang manantin, ang Panginoon Maria, Luwalhati, at yung intentions ng Holy Father. At kung yung makalimutan, 5 to 10 days before na pumunta ka dito, at 5 to 10 days after na pumunta ka dito ng pag-iimbisan ka. Yun po ang kapuhan ng plenary indulgence. Kung yung makalimutan niya. Kaya pinagkakalawag ng simbahan ko ang indulgence, plenaria sa ating lahat sa inyong pagtatanong. Kaya sa susunod na pagdating dito, sana dalhin ninyo ang mga ang inyong pamilya. Nagpakasimba kayo din. Ang misa dito pag Sabado ay yung nagsasay devotion talaga Sabado. Alas 8 at alas 10 ng mga. Pag Linggo, alas 6, alas 8 at alas 10.
wala nang misa sa hapon dahil ibinibigay natin ang mga misa niyan sa mga hari na gusto mong misa dito kasama ng kanilang mga believers. Pinabayagan ko natin sila na makapagmaska. Dahil walang kayo, mag-integrate din sa mga yung pare, pwede kayo mag-misa dito. At celebrate yung pagdiriwang ng anniversary o special sa araw ng kaya maraming salamat sa pagdalo niya at kay Father Jeff sa kanyang pagpunta dito at this is the program. Thank you very much at lahat kay mahal ng Mama Mary at yung mga prayers niya ay answered prayers in Jesus' name. God bless you.